Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Sa umagang ito mga kabayan, pag-uusapan natin ang isang negosyo na napaka-importante na dapat nating gawin dahil alam mo ba kabayan, sa ngayon ay idineklara na naman ng ating gobyerno na panahon ng tag-ulan. At alam naman natin na kung panahon ng tag-ulan, kulang tayo sa income. Kaya ang sabi ko sa iyo kabayan, ngayon pa lang ay magsumikap tayong mag-isip, sumunod sa ating mga napapakinggan at subukang magnegosyo dahil ang negosyong ito ay makakatulong sa iyong pang-araw-araw sa iyong buhay at hindi lamang yan. Kung talagang gusto mong umasenso sa negosyong ito, pwede yan kabayan kapag ito ay iyong ginawa. Hi everyone! Ako nga pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon. At kung bago ka pa lamang na mapadaang sa aking YouTube channel, ay please don't forget to subscribe with this channel and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Tama ang iyong napakinggan kabayan. Bago ko ibigay ang negosyong yan kabayan, naway tatandaan natin sa ating mga pangarap, sa ating pagnenegosyo, dapat mayroon tayong goal at seryoso tayo sa ating goal. At maging intentional po tayo sa ating goal para maging totoo po ang mga negosyo na ating pinag-aaralan at mga sineshare ng iyong lingkod. Umpisahan na po natin. Ito'y simpleng negosyo lamang po ito mga kabayan. Alam nyo ba mga kabayan na ang pagbebenta ng buko ay napakaraming maibibigay sa ating buhay? Napakalaki ang naibibigay sa ating buhay ito kabayan. Maraming umaasenso dito at naitataguyod ang kanilang buhay. Ano-ano ang mga pwede mong inegosyo sa buko? Una sa lahat kabayan, pag nagnegosyo ka ng buko juice o di kaya yung buong buko, buy and sell na yan. Pag nag-buy and sell ka ng buko, binili mo yan ng 20 at ibebenta mo yan ng 25. Kapag kayan ay 10 ang iyong nabenta, edi meron ka ng 50. Kapag 100 sa isang araw ang iyong nabenta, 500 pesos na ang kita mo dyan. At hindi lang yan ang pwedeng pagkakitaan dyan kabayan. Dito sa buko, malaking negosyo ito. Marami kang magagawa dito dahil varieties ang iyong pag-iinkaman. At heto na ang susunod. Kung talagang ito'y gagawin mong merienda at ibebenta mo ito, hindi lang mga may edad ang pwedeng magbenta dito. Maski yung mga bata at na nagbebenta ng mga buko juice, maganda po ito kabayan. Napakalaki po ang income dito kaya kabayan, gawin po natin ang negosyong ito. Pangalawa na pwede mong gawin dito, alam nyo ba na sa pagbubunot pa lang ng mga buko na yung ginagawang panggata ay mayroon ka ng income. Alam mo ba na pag pinabalatan mo, kada balat niyan ay 3 to 4 pesos ang bayad mo? Yan ay pwede mo nang inegosyo yan kabayan sa iyong lugar. Kukuha ka lamang ng pambalat. At pag napabalatan mo yan, 3 to 4 pesos ang kita mo sa isang buko. Eh kung makabalat ka ng sabihin natin na 10, edi may 30 pesos, hindi lang naman yan ang babalatan mo dahil marami naman. Sabihin na natin nakikita ka ng 400 pesos sa isang araw. Ayan, kapag ikaw ay nagbabalat ng nyug. At hindi lang yan kasi pag may season yan. Sa tag-ulan lang naman, lahat ng negosyo ay bumababa ang kita dahil nga matumal dahil sa sitwasyon. Ngayon, kapag yan ang ginawa mo, malaki-laki ang kita mo. May chance kang magkaroon ng negosyo dahil sa buko. At isa pa kabayan, ito na, idagdag ko ulit. Alam nyo ba yung grater, yung pagkukutkot ng nyug, yung mga may dimakina o di kaya manual? Alam nyo ba na dagdag income din yan? Dagdag negosyo din yan? Kapag sinaturate mo na lahat yan, kapag buko ang iyong negosyo, makikita ka na sa pagbabay and sell mo ng mga iniinom o kinakain na mga buko at buko juice, may kita ka pa sa pagbabalat at may kita ka pa sa pagkakayod o di ka kayuran, kinukudkud, may kita ka pa doon. Magkano ang kita? Ganun din, pwede kang kumita ng 3 to 4 pesos. Kaya napakaraming variety na magiging negosyo at income mo dito kabayan. Kaya gawin mo itong negosyo, itry mo, maging positibo lamang po tayo. At hindi lamang yan, ito ang panghuli na pwede mong gawin na pang negosyo.
dito sa nyug na ito, o di kaya buko, nyug kasi ang tawag sa Ilocano, mga kabayan. At ito, titignan mo yung mga pwede mong gawin mo. Ito yung sa Pilipinas, sa mga Ilocano, tinatawag namin itong dila-dila. Pero sa Tagalog, palitaw. Pag marunong kang gumawa nito, kabayan, tiyak, patok ang iyong negosyo kahit saan ka mang magpunta. Sa buko pa lang, yayaman ka na. At alam mo ba na may naging milyonaryo dahil sa ganitong negosyo? Totoo po yan. Dahil ang taong ito, mga kabayan, siya ay nagkaroon ng malinis na pangarap. Lagi niyong tatandaan, kabayan, in conclusion sa ating pinag-uusapan, kahit gaano man kaliit sa tingin mo ang mga negosyo na ating ginagawa, lagi mong tatandaan na ang mga negosyong yan, kung nagkaroon ka ng goal at desidido kang ipatupad yan, iniisip mo yan na mayroon kang intention, mga kabayan, malaki ang iyong mararating sa pagnenegosyo, kahit anong negosyo, pero dahil ito ang focus natin dito sa nyug o buko, yayaman ka dito, kabayan. Magkaroon ka lamang ng intention at lagi kang lumabas sa iyong comfort zone. Huwag araw-araw na komportable ka lang sa iyong negosyo. Kung kumikita na ang iyong negosyo, abay, mas lalo mo pang pag-ibayuin, pagbutihin ang iyong negosyo. Ang iyong negosyo. At kung maaari, kabayan, kopyahin mo na ang mga ginagawa ng ibang tao, yung mga mayayaman at millionaire. Kopyahin mo, at pag nakopya mo, dagdagan mo. Dagdagan mo ang iyong kinopya, kagaya ng mga Hapon. Nangungopya ang mga Hapon, pero mas ginagandahan nila, mas pinapaganda, pinag-iigi ang kanilang kinokopya. Kaya yan, kabayan, sana ang vlog na ito, kabayan, nakatulong sa inyo. At laging tatandaan na ang buhay, kinakailangan magtiwala ka sa Diyos at sa iyong sarili. Kung wala ka nun, hindi ka magtatagumpay. Kaya yan lamang po ang gusto kong i-share sa inyo sa umagang ito. Naway magtagumpay po tayo sa ating buhay. Naway umasenso po tayong lahat. At naway gumanda po ang ating buhay. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. At dito ni Kabayang Bernard T. Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.